Hi guys, ako po si Teacher Mano Palabio. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po ang gagawin natin magkakaroon po tayo ng tutorial kung paano natin gagawing video presentation ang ating PowerPoint presentation. Kasi nga alam naman natin na dahil sa pandemya ay kinakailangan nating magkaroon ng iba't ibang modality sa pagtuturo. So ang ating pipiliin ngayon ay ang video-based modality sa pagtuturo. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng video-based instruction gamit lamang ang ating PowerPoint presentation. So, handa na ba kayo? Tara! So guys, ito na nga. Alam ko, excited na kayo masado. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay ang video recording feature ng Office 365. Ang una nating gagawin, kinakailangan siyempre na nakahanda na ang ating slide deck o PowerPoint presentation para mas madali ang paggawa natin ng video. Tulad halimbawa, ako, nakagawa na ako ng aking sariling PowerPoint na gagawan ko ng video na nasa aking desktop. Pindutin natin ito, pang mabuksan. Pagkatapos, hanapin natin sa mga ribbons ang slideshow. Pindutin ang slideshow at hanapin uli natin sa mga ribbons ang record slideshow. Pagkapindot ng record slideshow, dalawa yung lalabas, yung record from current slide at ang record from beginning. Pag sinabi nating record from current slide, ibig sabihin, yan yung slide na nakaproject sa monitor mo. Ibig sabihin, dyan magsisimula ang iyong recordings. Pag sinabi nating record from beginning, magsisimula ang ating recordings sa slide number 1. Ngayon, pindutin natin ang record from beginning. Pagkapindut natin nun, lalabas ang ganitong interface. Isa-isahin natin ang mga features dito, guys. Ang red button na ito, yan ang record. Ibig sabihin, all set ka na, good to go ka na, handa ka na sa script mo, at magsisimula ka ng mag-record. Ngayon, mapapansin nyo guys, na ang stop at saka yung replay ay nag-grade out pa. Kasi nga, hindi pa naman tayo nagsisimulang mag-record, di ba? Okay. So ngayon, punta tayo sa notes. Pagka pinindot natin yung notes, ibig sabihin dyan, magsusulat tayo ng ating script. Pwede. O ng kahit na ano na pwede nating isulat dyan. Pwede nating punuin yung notes kasi nga, hindi naman makikita ang ating notes sa recordings na gagawin natin pagkatapos. Ito, pipindutin mo kung gusto mong lakihan ang iyong font sa notes. Ito naman, pipindutin mo kung gusto mong liitan ang font sa iyong notes. Punta naman tayo dito sa clear. Dito sa clear, ibig sabihin, meron tayong gustong baguhin, meron tayong gustong i-delete. Halimbawa, clear recordings on current slide. Tayo ay nasa slide number 1. Pag pinindot natin yan, yung recordings na nasa slide number 1, mabubura lahat. Yung pangalawa naman, yung clear recordings on all slides. Ibig sabihin, pagka pinindot natin yan, lahat ng ating recordings ay mabubura. Lahat mawawala. Ibig sabihin, uulitin natin. Punta naman tayo sa settings. Yung sa settings guys, ito yung microphone at saka yung camera. Diba, sa recordings natin, pwede naman tayong gumamit ng microphone sa ating device, sa ating laptop, o pwede din tayong gumamit ng microphone ng ating headset. Dito naman sa camera, pwede natin gamitin yung built-in na camera, pwede din natin gamitin yung ating external camera na naka-install sa ating laptop. Tulad nung sa akin, may naka-install ako na camera na Droid Cam. Ngayon, punta naman tayo dito sa baba. Alright. Ito, ipindutin mo to para sa camera preview. Ibig sabihin, habang nagre-record ka, makikita ka dito sa pinakagilid ng iyong slide o ng iyong recording. Tapos ito naman, ipindutin mo to kung ayaw mong makita ka. Diba? Kung ayaw mong nakikita ka ng iyong mga learners. Yun. Yan. Ibig sabihin, hindi ka na nila makikita. Tapos ito naman, kung i-turn on mo at i-turn off mo ang iyong microphone dito sa iyong record. Ngayon, yung iba't ibang mga kulay na nakikita natin dito. Well, simple lang naman. May kinalaman lang naman sila sa highlighter at saka sa pen. Tapos meron pa din tayong eraser. Ano ang gamit ng pen? Pagkahalimbawa, nagdi-discuss ka sa mathematics. Gusto mong maglagay dito ng mga solutions. For example, ganyan. Ganyan, magsusulat ka. Alright. O, ayan. Dyan, magagamit mo ang pen sa paggawa ng solutions mo. Pero,
kinakailangan, hindi mo yan burahin para masama yan sa iyong recordings. Ang ibig kong sabihin, para nandyan lang siya. Kasi nga, pagka binura mo siya, yun, mawawala siya. Hindi siya masasama sa iyong recordings. Alright? So, punta naman tayo dito sa highlighter. Ngayon, yung highlighter, kung may mga salita kang gustong i-highlight, halimbawa, gusto mong i-highlight yung weather conditions, o gusto mong i-highlight yung salitang typhoon, yan ang gamit ng highlighter. Pwede kang magpalit ng kulay, pwedeng blue. Ayun, yan, pwedeng blue. Yan yung gamit ng highlighter. Alright. So ngayon guys, handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa ating recordings? Good morning children. How are you today? I hope you're having a good day. My name is Teacher Manu Palabio. Today, we will be talking about weather conditions before, during, and after a typhoon. But before that, let's try to sing a new song. We call it a weather song. Are you ready? Let's begin. Sunny, sunny. Alright, so ngayon guys, halimbawa, tapos ka nang mag-record, ngayon, pipindutin mo lang yung stop. Alright, tapos, simulan natin sa pinakaunang slide, tapos, i-play natin. Children, how are you today? I hope you're having a good day. O, diba nag-play na ang aking video? Today, we will be talking about weather conditions before, during, and after a typhoon. But before that, let's try to sing a new song. We call it a weather song. Are you ready? Let's begin. Okay. So ngayon kayo guys, pagkahalimbawa na-replay mo na, okay na yung kinalabasan, isa-save mo na siya, ipindutin mo lamang yung X na nandito. Okay, so mapupunta ka na dyan. So dito muna siya isa-save. Ngayon, kung gusto mong i-play muna dito, pwede rin. Tingnan nga natin yung ating video. Tingnan natin bago natin i-save. I hope you're having a good day. Oh, yan. My name is Teacher Manu Palabi. Today, yan, we will be talking about weather conditions, okay, before, during, and after a typhoon. Alright. So, yan guys. Yan na yung ating recordings. Recordings ko sa aking slide number 2. Yan. But before that, okay, let's try to save. So, halimbawa, isa-save na natin siya. Click lamang natin yung file. Click natin yung save as, tapos isa-save natin siya dito. Pagkahalimbawa ako, gagawin ko yung file name ko, gagawin kong weather conditions video presentation, video press. Tapos dito naman sa file, hindi na natin PowerPoint ang gagamitin, hahanapin natin yung MPEG4 video pala, sorry. So ito na. So, pipindutin natin siya. Pagkapindot natin yan, click natin yung save. So, dito guys sa baba, makikita nyo dito sa baba, nagsisave na siya. Yun nga lang, matatagalan siyang mag-save. So, aantayin lang natin. Pagkatapos na niyang ma-save, mapupunta na yan sa ating desktop o sa ating documents o sa ating videos, tapos ma-preplay na natin siya dun as video file format na siya. So, guys, okay na ba tayo? We're all set now. So, handang-handa na tayong gumawa ng ating video presentation. Ulitin ko, my name is Teacher Manu Palabio. Marami pong salamat. At please click subscribe at palike naman sa aking video.
Maraming salamat po, and may you have a good one.